RT-PCR. It's so nice to meet you guys. Super nice. I can't believe it. Dito pa sa rehearsal. Thank you, thank you. And I'm gonna dance later. Unang-una, nagka-COVID kayong lahat. Oh my gosh! No, I'm serious, ha? Honestly po niyan, kami, ako po kasi wala po akong nararamdaman nung una. Oh. Tapos parang ang may sakit lang po talaga, ako. Si Justin at si Stella. So ikwento mo. Nung una po kasi, regular day lang po na nag-rehearsal kami. Tapos doon po ako nakaramdam na parang sinisipon ako, inuubo. Akala ko po normal na trangkaso lang or sakit kasi everyday po kami nag-rehearse ng time po ngayon kasi kasabay po nun yung release po namin ng What. Ng What? Namin na single po namin. Tapos, hindi ko po siya pinansin pero iniinuman ko na po siya ng gamot, vitamins. Tapos, one night, doon ko po naramdaman yung kakaiba na parang bigla na pong biglang chills. Mm-hmm. Tapos sabi ko, parang kakaiba. Tapos pagising ko kinabukasan, parang, ay, nawala. Nawala okay. Yung pakiramdam na yun. Sabi ko, ah, baka ano lang, baka lamig sa loob lang. Fatiga, pagod. May one time po pala naalala ko, na kinabahan ako for Pablo. Kasi po magkasama po kami, di ba, sa house niya po nag-stay. Maghihuli kami ng room na pinag-stayan. Tapos po, isang madaling araw, ano po, hindi po siya makatulog. Naririnig ko siya na parang nagsasalita po. Tapos pagdating ko sa kanya, pawis na pawis po siya. Tapos pag-aaw ko sa kanya, sobrang init niya. So sabi ko, check natin yung temperature mo. Tapos pag-check ko namin, umabot po ng 40. Yung temp taas mo nalang na. Tapos ginawa ko lahat, nag-isip kami na pwedeng gawin. Sige po, nasan kaya kita ng suka, gano'n. Pero malinaw na ang trato nyo sa isa't isa, talagang pamilya. Apo. Yun yun tawang eh, pamilya kayo talagang ima. Tawang hindi to fake. Apo. Hindi to fake yung samahan nyo. Fake. Ngayon, sikat na kayo. Hindi lahat ng tao nagtatagumpay sa buhay. Ilarawan mo ang buhay mo noon. Ako yung parang perfect example ng walang wala. As in, hindi po ako napag-aaral talaga. Buong buhay ko po parang puro stress at talagang, ano po kasi, medyo magulo yung family ko. Broken family, ganun. Puro financial problems po talaga. Before 16 years old, nag-ano na po, independent na ako. Kala ko patapon yung buhay ko, ganun. Sa totoo lang po, syempre, parang may depression state ako na minsan naisip ko. May mga, alam yung minsan, darating din po ako na parang may nagkaroon po ako na parang suicidal thoughts, ganyan. Pero, inisip ko po, meron kaya akong shot sa buhay ko? Parang, ba't di ko kaya subukan na parang mag-improve yung buhay ko sa sarili kong paraan. Nag-ano po ako, nag-take po ako ng alternative learning system. Nagtrabaho po ako, kahit anong trabaho po. So parang naranasan ko po lahat, pinakamahirap na estado. Oo. Hindi po masabi na poor talaga po kami. Meron pong, may sakto lang po, parang gano'n na nakakain maayos. Na mapag-aral po ako ng parents ko. Actually, nakapag-aral po ako ng architecture. Nung pumasok po ako dito, may exam po ako nun eh. Sinikreto ko po sa lola ko na mag-audition ako dito. Tapos, ayun po, nagalit yung parents ko sa akin. 2 years po ako, pati 2 years po kami hindi nag-usap. Nagsisingaw po ako ng time na yun eh. Pero, may resulta naman po nangyari. Masaya naman po sila sa akin. At paano kayo nagbati ng parents mo? Birthday ko po last time nung nag-live po kami. Doon niya po ako chinat na ano, ng half birthday po. Tinawagan niya po ako nung time na yun. Kaya, na-touch talaga ako. Ng parents mo? Yes po. At magkita na kayo? Twice or once, mga ganun po. 5 years old tapos first year college po. Pero wala kang galit sa kanila? Wala po kasi ano po eh, mapagmahal po yung parents ko eh. Though tough love pero alam kong best po para sa akin po yun. Before po kasi ano po, normal na student lang din po ako, nag-aaral and then nung student po ako, dun din ako pumasok dun sa training namin and yung parents ko naman po is very supportive sa lahat ng ginagawa ko. Nung nag-viral nga po kami, siguro ang nagbago lang po talaga is parang mas nagkaroon na sila ng tiwala. Nung ginawa mo to, hindi dahil may pangangailangan ka. Hindi po. More of like, gusto ko po talaga ever since nung bata pa po ako. So, i-donate mo na lahat ng sweldo mo. Ay, hindi po. Ang maganda. Sila. Let's cheers to that. Let's cheers to that. Oh, Stel. Anong buhay ni Stel noon? Lagi ko nakita sa akin ng lola ko. Ano daw po sila, sobrang salat daw po talaga sila dati. Like, yung bahay po nila sa Cavite before, sa gilid ng dagat. Tapos kinangay po yung bahay nila. Lumaki po ako na tinuruan ako ng parents ko na pag may kailangan ka, kailangan paghirapan mo. Mm-hmm. Kailangan ikaw ang gagawa. Gusto ko po talaga mag-aral, pero hindi po kaya ng parents ko na pag-aralin ako.
Kaya nag-apply po ako ng scholarship. Tapos, naging working student po ako kasabay po nun. Sumali po ako ng dance club para po makadagdag extracurricular activities din po. So, pinagsabay-sabay ko po yun. Tapos, sa kasamaang palad po, nagkasabay-sabay po, muntik na po akong magkaroon ng tubig sa baga po. Muntik. So, yung mga kinita ko po doon sa pinagtrabaho ko, doon din po napunta sa hospital bills ko. Nakakaloka. Oo. Pero, syempre, hindi naman po kailangan mawala ng pag-asa doon. Nag-isip pa rin po ako ng way bilang panganay na makatulong sa parents ko. After po noon, nag-try po ako magturo ng mga sayaw sa mga bata po, sa mga sa school po na puro special children. Hanggang sa dumating po tong opportunity po na to, SB19. Sa totoo po, ang una noon, ang pagkakaalam ko, naghahanap lang po sila ng mga talent para pumunta sa ibang lugar, mag-perform, tapos kikita ng pera. Yun po talaga yung nasa utak ko. So sabi ko, ayan, may chance ako para makatulong ng mas malaki. Tapos hindi ko po alam na ganito pala yung gagawin. No? Parang magiging trainee pala, tapos ilang years na walang sweldo. Tapos nung nakapasok na po ako dito, parang sabi ko, wala na eh, nasimulan ko na eh. Tapos parang na-attach na ako sa mga tao. Tsaka dream ko rin naman to. So ituloy ko na, ilang years po yun, walang kita. Oh, Pablo, ikaw naman. Yung family po namin medyo malaki. Merong times na parang noodles lang kakainin, ganun po. Fortunately naman po, nakapagtapos po ako ng aral. Sa PUP po ako nagtapos. Ayun po, nagtrabaho po agad para makatulong sa bills pa, tsaka sa pag-aaral ng mga kapatid ko. And merong darating po kasi talaga sa point na parang kahit nagtatrabaho ka, parang iisipin mo kung ano talaga yung gusto mong gawin sa buhay. Tapos po, dumating yung time na parang may trabaho ako, tapos tinatanong ko yung sarili ko, ba't ba ako nandito, hindi naman ito yung gusto ko. Yung parang pong meron sa mind mo na parang gusto mo ibalibag yung mga kong PC or yung keyboard, kasi hindi ka dapat nandun eh. Parang hindi ka masaya. So, pinagsabay ko po yung training, pero po parang nung dumating yung point na talagang hindi ko na kaya, kasi po parang groggy na po ako everyday. Kasi Cavite pa po ako nun, nakakawi ako mga alauna, alas dos, tapos konting blip, konting idlip na lang, tapos pasok na po agad ulit ako. Dumating din po na parang nare-regret ko kasi ilang taon na kami, nagsisisi ako, parang nagsisisi po ako na sumali ako dito. Hindi rin biro yun ay yung pinagdaanan nyo. Opo. Pwede yun kasi parang, ano bang kinagawa ko dito? Opo. Yun, may ganun din eh. Walang kasiguraduhan. Tapos nagulat kami na parang nakilala yung grupo namin. Thankful sa lahat. Bago ngayong sikat na kayo. Kunyari, pinagkakaguluhan na ba kayo? Nakikilala kayo? May discount na po. May discount na. Yung iba po, sobrang siguro po natutuwa sa grupo namin. Parang binibigyan po kami ng discount pag may something na binibili. Katulad po, meron po. Kasi bumili po ako ng mirror. Binigyan pa po ako ng isang maliit na mirror, mga ganun bagay. Honestly, sa totoo lang po, yung pundar mo, yung pamilya mo. Sa totoo lang po, right now, wala pa po ako naipupundar. Pero meron po akong priority. Yung first, yung pinaka-priority ko po is magkaroon kami ng sariling bahay na maayos po talaga. Pero kung pang sarili po, bumili po ako ng motorsiklo. Mahilig po kasi ako sa motor. Napakan! So, bumili ka ng sariling motor? Opo. Kasi po before, lalo na lang, iba negosyo. Lalo na po nung pandemic, Cavite po ako, syempre po, kailangan araw-araw po kaming umaalis, mag-practice. One way po, 800 pesos na agad, pabalik pa, mahigit. So, parang everyday, sa isang linggo, makakahigit, ano ka na, ilang magkano, ang hirap naman. 1,600. Basta po, everyday, isipin mo, ganun kalaking pera yung mawawaldas mo. Kaya po, bumili po ako ng motor. Ako po dati, wala nga akong gintong amount eh. What more ngayon na parang hindi naman ako sanay makahawak ng ganito, hindi gagamitin ko siya kung saan pwedeng mas magamit ko ng tama. Kailangan ako po sa mga investment, sa pamilya ko na parang pag kailangan po ng ganito, bibigay ko po yung parang needs nila. Pero po ngayon, in-invest ko po siya since mahilig po ako sa mga damit or sapatos, so gumawa po ako ng clothing brand ko po. Really? Yes po. Gumawa ka ng negosyo, clothing brand. Ginagawa na po siya ngayon and nag-order po ako ng mga stocks from ibang bansa po para ipadala dito. Kasi wala, mahirap po kasi fabric dito eh. So, para maganda po yung kalalabasan ng mga damit na i-release ko po.
Yung una po is na medyo malaki is nag-invest po ako sa parang isang food na business po. Gusto ko rin po kasi bigyan syempre yung parents ko po ibalik. So, binilan ko na lang po yung mom ko kasi parang gusto niya rin talaga ng alahas na sinasabi niya rin naman daw po na investment din naman din siya. So, ayun po. Yun po parang binigay ko kay mama na part ng ano po, kinita namin. Well, you are such good boys, ha? Ito ba? Parating tayo. Ngayon po, masaya ako na pag may kailangan yung family ko, like yung parents ko, na nabibigay po. Katulad po kahapon, nagkaroon po kasi kami ng time na rest day po kahapon. Sabi ko, uwi nga ako sa amin sa Las Piñas. Tapos pag uwi ko po doon, nakita ko po yung bahay namin. Sira na yung bubong. Oo. Di ba po ngayon bumabagay po? Gawa na bubong yan! Tumitilas na po yung tubig. Tapos sabi ng mama ko, ano nak, sira na yung bubong natin. Baka pwede natin iba. Paayos na yan! Sige mo, paayos. Sira yung bubong, gumaya ka ng bagong bahay! Ito nga, magtapal mo dyan. Proud din po ako sa parents ko kasi hindi ko naman po masasabi na sobrang effort ko po lahat. Siyempre, kung nag-e-effort po ako kumita ng pera, sila rin po nag-e-effort para gamitin din sa mabuti yung pera kinikita ko. Kasi sobrang happy po ako na yung parents ko po may bigasan na po ngayon. Na pinapaikot na po namin yung pera, may kinikita na. Pag may nilabas po, may babalik. Ganun po. Sobrang happy po talaga ako. Actually, mula po nung, siyempre, naging SB9 kami, naging successful po. Nagbago po lahat. Para sinabi ko po talaga na yung itong opportunity na to hindi dapat masaya. Kung magagamitin ko ng tama to. At siguro, makapag, hindi lang po, ano eh, financially, pero po yung makapagbigay ng hope din sa ibang tao. Kasi nga po, kung ako kinaya ko, yung iba kakayanin ko. Palagay niyo paano kayo narating dito? Ba't kayo? Siguro kasi po, ano eh. Ito lang po, kumbaga, ito yung gustong-gusto namin gawin sa buhay. Ako po kasi parang ako, tulad po kay Pao, nag-work din po ako before. At naramdaman ko po na hindi po ako masaya doon sa ginagawa ko ngayon. Mas masaya po ako sa pagpa-perform. Ako po talaga, naniniwala ako sa ability ko, naniniwala ako sa mga grupo ko. Pero more than everything, nagpapasalamat po, naniniwala po talaga ako sa power ni God. Siguro po, ang naisip ko po is parang pinili namin na maging kami yon yung gusto po namin. Kasi po, syempre, hindi na namin, kung ano yung gusto namin, hindi namin hahayaan na parang maghinayang pa kami na parang makita namin yung ibang tao na gusto, sana ako yung nandun, parang ganun. So parang binigay talaga namin yung lahat po eh. Katulad nga po nun, parang binitawan nila yung mga trabaho nila, kahit hirap na hirap financially, parang pinush talaga namin kasi yun yung gusto namin. Sinasabi ng ilan, kayo ang masang BTS. Pag narinig nyo yun, anong feeling nyo? Grabe po yun. Kasi BTS po, iba po yung BTS eh. Yung mga nagsistart po kami, yung mga kanta po talaga nila yung parang pinapapractice din natin. Pinapapracticean po namin, na pinaperform namin sa iba't ibang lugar. Kasi kasi po dance group kami and wala pa naman po masyadong mga dance song talaga na may choreography. So, sila po yung grupo talaga na nilalook up namin na parang golden po namin kung ano man yung naabot nila. So, it's an honor. Opo, it's an honor to be compared to them. Merong mga nagsasabi rin, yung sinabi mo kanina, na BTS sila, talent, tapos bitin sa itsura. Ang masakit po dun is we're trying to show kung ano yung meron kami. Kino-compare pa rin kami sa iba na ginagaya lang namin sila, parang low budget version kami nila. Kumbaga, iba-iba lang tayo ng charm, siguro iba-iba tayo ng pwedeng ipakita. Kung sa kanila, syempre, dagdag sa factor sa kanila, iba naman po yun sa amin. Ginawa na lang po talaga namin is to accept na hindi lahat ng tao, but as long as nakaka-inspire ka, kahit isa lang yan, mas, yun po yung mas maganda. Ang ilan sa inyo lead rappers? Opo. So, actually, lahat po marunong mag-rap. So, you can make a rap right now? Opo. Okay, yes, si Stel po magaling dyan. Game. Gusto ko ng rap. About Karen. About Miss Karen po. Yes. Miss Karen Davila, huwag kang magkakamali dahil mata niya ay parang agila. Subukan niyo magkamali, siguradong titirahin ka niya, pero hindi pa baba. Dahil titignan niya kung may laman ang kokote mo, meron ba o wala. Sige, subukan natin kung saan tatagal ang alam ng kokote mo, iha.
Ibang level kayo po. Pag nag pag wala po kaming ginagawa, nag-dream ganyan po talaga yung random sa, beats. Sa ano, oh my! Nag-freestyle rap po kami. Past time po namin po yun, opo. So, I can't sing, but who knows, maybe I can dance. So, yung first step po, parang ano lang po, parang nabahin ka lang po, parang ay, uso po kasi yan ngayon ka. Tapos di ba po, pagka may bumahing na katabi mo, medyo maiiwas ka. Yan. Ayan! Bali, ang bilang ko na is 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yun! Kasi may turn. Tapos po, kukuha po kayo tissue dalawa. Yan, nakakuha na po kayo dalawa ng tissue po. Yes! Bubunutin po natin. Yes! Yes! Yan! Tissue, tissue, yes! Tissue, tissue, yes! Yes, yun! So, pwede ang mga tita sumayaw ng SB na yun. Yan ang lesson. Noong una kayo nagkita-kita, did you like each other? Ako po. Oh. Or sabi, isa lang yung hindi ko masyadong trip nun. Si Paul, hindi ko masyadong trip. Daw na COVID. Na-weaved down po kasi ako sa kanya na noong una. And then? Ako po si Ken nung una. Nung pumasok po siya sa amin, kilala ko na po siya kasi nasa same community po kami before. Mga cover dance. Mm-hmm. Tapos marami na po ako naririnig na parang, ay, mayabang daw yan. So parang nung pumasok siya sa amin, sabi ko, ah, ito yung mayabang. Pero nung nakilala ko, sabi ko, parang hindi naman to. Sino sa inyo ang laging late? Dati pa. Dati si Ken. Ken. Siya po pinakamaaga ngayon. Sino ang palaaway? Ako po. Ikaw at sin. Wala, hindi mo tayo wala naman nag-away. Kami po ni Ken, muntik mag-away. Muntik mag-away. Sino yung tagapagbate? Kami kumbaga, kuwari po kung sino may alitan. Parang, uy, so, parang kami nilirestle. Yeah. Sino ang pinakakuya ng grupo? Si Josh. Sila dalawa po. Si Pam. Sino ang pinaka-spoiled sa grupo? Parang wala. Ito pinaka-spoiled. Sino ang pinaka-koripot sa grupo? Si Josh. Sino ang pinaka-galante sa grupo? Si Stel. Very quickly. Sino ang gusto niyo pang kakulab? Sa totoo, dito pa lang po, natupad na isa sa mga pangarap namin, Ben and Ben po. Yes. Na, Ben. Si AC Bonifacio na sobrang husay din po na talagang wala kami masabi. Si Bruno Mars, international din po. Bruno Mars, Moira! Bruno Mars! Oh, nga po. Please tell Bruno Mars. I will leave the door open, you can just come in. Last question, and you have to answer, ha? Kung may pwede ka i-date, sino yon na local na artista? Where is it, Ama? Si Miss Lea Salonga po. Ken, sino gusto mo i-date? Parang na Garcia. Wala mo may isi eh! Si Miss Tony po. Oh, Tony Gonzaga. Si Tony. Okay. Oh. Chocolate. Si Mami Pinti. Para sabay na sila. Hindi ha, narinig yun. Oo, double date kami. Para sabay na sila, di ba? Si Miss Siddhartha. Si Siddhartha. Hindi ko alam kung handa kayo sa pagboto. Bakit mahalaga na bumoto ngayong eleksyon? Sige, try na. Pambato namin si Stel! Okay! Mahusay ah! Yes.
Panahon na naman ang ating pagboto, siguraduhin isusulat nyo ayong tama dahil mahalaga ang boses nyo. Isulat nyo ang tama na tao dahil ito ay kapalaran ng ating mundo. Huwag magkamali sa mga isusulat nyo dahil madadamay rin kinabukasan mo. Isulat ang tama at yung sigurado para ang ating boto ay hindi masasayang ng kung sino-sinong tao na uupo para kinabukasan mo, sigurado totoo. Oh! Alam mo, gusto ko lang sabihin SB19 BAW. Ayan, gusto ko sabihin. Sister, parang mo yan para pa si Justin lang. Eto muna tayo. Alright, so ito yung fashionista sa grupo. Tigano lang ito natin. Oh, Doc Martens nga. Mahilig po ako sa oh, kaya nga meron kang clothing line. Oo, eto naman. Ako po, lahat po ng suot ko ngayon, regalo lang po. Really? Apo, kasi birthday ko po nung September 4. Oh my God! Wait! 2 days I'm not kidding, ka-birthday mo, kapatid ko. Okay, so regalo to lahat, birthday kids sa'yo. Pali po yung panloob nasa loob. Opo. At ito, shoes mo. Opo, ito po matagal na po siyang nagalo. Matagal na to, pa-practice. Opo. Dear, ito mukhang super bago. Bagong Converse. Ay, bago yan. So talagang rubbers. Ito rin. I think you're wearing this. Pare-pares po. Sabay-sabay tayo sumagot. Dito ka sa gitna, dito ka sa gitna. Ito naman, it's not because nakalimutan mo yung isa. Ganyan talaga sa style niya. Ano po? Ito talaga yung magkakalimutan. Meron siyang dalawang. Meron po akong dalawang pair. Ginawa ko lang po. Pinag-ano ko lang po. Nagsabay niya. Shit naman. May ganong style. After the Billboard nomination, syempre, just to be nominated, panalo na yun! Abo, sobra ko. Para mapunta po dun sa kahilera nila. Ano na po yun? Achievement na talaga sa amin. Biggest achievement na nga po namin yun. Masarap na sa tayo yung first ever Filipino na nominated. Yeah! Yun po eh! I mean, sobrang thankful kami kasi hindi po lang dahil sa amin. Kasi po yung fans po talaga namin na 18, talagang sila po, ewan ko po, mas sobrang dedicated. Hindi natutulog, kahit nagtatrabaho po yung iba sa kanila, talagang bumoboto para sa amin dun sa nomination po nila. And are you aiming for another Billboard nomination, hopefully? Of course. That's the aim. Given the chance. Etong concert na to, itong third virtual concert niyo, anong iba dito? Ito po, dito po sa third virtual concert po namin, may mga kasama po kaming orchestra. So, ang magiging arrangement po ng mga kanta namin, magbabago lahat. Opo, magbabago po lahat. So, pop goes classical. Opo, parang ganun po. Yun po, talagang first time na madidinig ng mga manonood at makikinig sa kanta namin. Kasi po, meron po akong mga na-envision talaga na before pa, no, i-release yung mga kanta namin, katulad po ng kanta namin na Mapa. But yung naisip about yung mama at papa? Naisip po namin na parang, what if, gumawa tayo ng kanta para bigyan pa sa salamat yung mga talagang naging gabay natin sa buhay, yung mapa natin, di ba? What did you learn as a group itong pandemic? Importance po ng time. Kasi nga po, nung nag-start yung pandemic, na parang huminto lahat ng projects namin eh. Na parang dun po pumasok yung realization na dapat pala ginawa na namin to, ginawa na natin lahat. Parang sinulit na natin yung oras na meron tayo ngayon.